ang SPED program for learners with special needs ng County Elementary School sa mga paaralang Sinuri ng DepEd Central Office. Binisita ng mga opisyales mula sa Bureau of Learning Delivery ng DepEd Central Office ang mga divisyong nasa ilalim ng Kasamne o Kabanatuan, San Jose, Muñoz, Nueva Ecija upang isagawa ang dalawang araw na monitoring and evaluation on the SPED program during pandemic mula ika-4 hanggang ika-5 ng Abril. Pinamunuan ni Dr. Elsie Esmer at Zenaida Ponton ang nasabing monitoring at binigyang importansya ang pagsusuri ng mga materyales na ginagamit sa pagtuturo ng Special Education o SPED. Kabilang din sa minonitor ni Education Program Supervisor Zenaida Soge kung saan mas pusilitinalakay ang mga programa at intervention plan sa nakaraang 2 taon ng pandemya. Sa pakikisabi ni Regional Education Program Supervisor, Dr. Salinda Ibarra, nagkaroon ng sanggunian sa mga division EPS at mga punong-punong mangangasiwa sa mga paaralang may programang SPED. Isa sa mga delegado sa Principal 3, Marjorie Dazaping ng County Elementary School na nagbahagi ng layuning palawakin ang mga impormasyon ukol sa mga isinasagawang programa at pagkilos sa intervention sa pag-aaral ng mga batang may kapansanan sa kanyang paaralan. Minonitor din ng mga SPED teacher implementors sa mga nasabing division at sinuri ang kanilang mga gawain na nakatulong upang maabot ang mga batang may kapansanan sa larangan ng edukasyon ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay CTS SPED 1 Franklin Catabas, akma ang curriculum package sa mga mag-aaral sa ilalim ng transition program ng paaralan sapagkat ang mga ito ay masusing, hinili at siniguro na ayon sa distance learning. Ako si Prisha J.D. Manuel De Rio, Campo Controller ng County Elementary School. Sa pamamagitan ni Principal 3, Marjorie S. Dazaping at Master Teacher 2, ni Rizon A. Valdez. Nag-uulat para sa Deped Outlet.